Hello po sa mga online Rakiteros and Rakiteras natin dyan. Lalong-lalo na po no, dun sa mga interesadong matuto kung paano po mag-trade or mag-buy in sell ng crypto. For this video guys, ay gusto kong i-share sa inyo yung basic steps on how to trade or how to buy in sell ng crypto using PDAX po guys. No, kaya naman sa mga interesado ay tapusin nyo po yung video na to nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago yan, hi guys! Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na ito at gustong matuto about cryptocurrencies and other opportunities na pwedeng pagkakitaan through online, all you need to do ay subscribe po yung ating YouTube channel and don't forget to hit the bell button na rin nang sa ganun ay araw-araw po kayong ma-update sa mga videos na ina-upload natin. Also, you can like my Facebook page, Online Rakitero, and join my Telegram channel. Ilalagay ko po ang link sa description section. Alright guys, so balik po tayo no, doon sa ating tanong. Ano ba yung mga basic steps na dapat nating malaman kung paano po mag-trade or mag-buy and sell ng crypto using PDAX po? Okay? Para doon sa mga bago guys, si PDAX ay isang legit na exchanger po or legit na crypto wallet just like coins.ph. At ang maganda rito kay PDAX kasi nga ito po ay regulated din ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Doon sa mga bago guys at wala pang PDAX, pwede nyo pong i-check no, yung description section. May video po ako kung paano po mag-register or mag-sign up at mag-verified po no, ng account nyo dito kay PDAX guys. Alright? So, as you can see no, sa screen po natin, nandito na tayo kay PDAX po. At ang maganda nga kay PDAX guys, dati nasa website lang ito. And ngayon, meron na silang sariling application talaga. So, medyo convenient na rin po siya gamitin. Okay? So, dito po sa portfolio, makikita nyo po, no, ngayon, meron tayong balance na 5,000 pesos. So, ito po yung ititrade ko ngayon. And dito sa trade, guys, makikita nyo po yung mga crypto na pwede nating bilhin. Okay? So, marami po siya dito. I mean, mas marami siya kay coins.ph, kaya mas advantage po, no, si PDAX ngayon. Of course, no, sabi ko nga no, sa pagti-trade, ang pinaka-prinsipyo dyan or basic principles po ng pagti-trade ay buy low, sell high. Okay, so kailangan mong abangan na bumaba ang presyo saka mo bilhin. At pag tumaas yung presyo, saka mo siya ibenta. Okay, so ganun po ang pagti-trade ng crypto. Hindi ibig sabihin na meron ka ng capital guys, no, let's say meron ka ng portfolio dito, may 5,000 ka na, then automatic, pwede ka nang bumili. Hindi po ganun, guys, no? So, ituturo ko sa inyo yung mga basic steps bago bumili ng crypto using PDAX nga, guys. Alright? So, unang-una, syempre, may fund ka na. So, kung wala ka pang fund, all you need to do ay mag-cash in, guys, no? Gamit po si... pwede po kayo mag-cash in gamit po si GCash dito. Or, ano pa ba ang pwedeng gamitin dito? Wait, guys, ha? Ay guys, no, so pwede kayo mag-cash in dito gamit po si e-wallet, no? Ayan, si coins.ph, GCash, GrabPay, PayMaya, ayan, pwede po itong gamitin kung gusto nyo pong mag-cash in. Pwede rin online bank, like, ayan nga, Asia United Bank, pwedeng bank transfer, then China Bank, so, InstaPay, Land Bank, ayan, ito po yung mga available nila dito sa OTC. So, may Cebuana Luwelier din, no? May, ano pa ba, Imluwelier, PNB Security Bank, no? Pwede rin Security Bank. So, maraming ways para makapag-cash in dito. Ang ginamit ko kasi dito, guys, GCash. So, nag-cash in po ko gamit kay GCash. Alright, so, ayun nga, no? Let's say meron ka ng fund. May 5,000 ka na. What is the next steps, guys? The next steps is to check yung crypto na bibilin mo. Sabi ko nga, hindi yan dapat agad-agad, bibili ka na. Of course, yung kailangan mong gawin dyan ay i-check yung presyo ng mga crypto na yan para alam mo kung mababa ba siya or mataas pa. Now, how to check, guys? Kasi wala namang graph dito at hindi mo alam kung bumaba ba siya or tumaas kasi presyo lang ang nandito. Guys, I recommend, no, you can use Abra Wallet. Ayun guys, so ito yung aking Abra Wallet and bakit na-recommend ko si Abra Wallet gamitin to check the price? Kasi may kita nyo, no, naka-live po yung presyo nila at lahat ng crypto na nandun kay PDAX, pwede mo rin i-check dito. Okay, so may kita nyo dito sa aking Abra Wallet, nilagay ko lahat ng crypto na nandun kay PDAX. But the purpose is
para i-check lang yung presyo. Alright, so syempre, una-una, hanapin mo yung mababa ang presyo at yun mo ang bilhin. Okay, that is the basic ng pag-trade. Kasi buy low nga, sell high tayo. Hindi pwedeng agad-agad or ura-urada. May capital ka na, pwede ka nang bumili agad. So you have to wait. Kung mataas ang presyo, you have to be patient. Hintayin mong bumaba ang presyo. Now, some are questioning me na, sir, baka hindi na bumaba ang presyo, baka tumaas pa lalo yan, tumaas. Guys, ang presyo ng crypto ay volatile. Meaning to say, pag tumaas yan, wala yan pupuntahan kundi pababa. Okay, pag bumaba yan, wala yan pupuntahan kundi pataas. So, taas-baba yung presyo nila. Kasi nga, centralized po ang crypto. Okay, I mean, decentralized po ang crypto. Meaning to say, guys, no, nakadepende po yung presyo nila sa volume ng traders at sa volume ng buyers and sellers kung tawagin. Syempre, mas maraming bumibili, tumataas yung presyo. Mas maraming nagbebenta, bumababa ang presyo. So, ganun po ang crypto. So, hindi naman po lahat bumibili. Kaya hindi naman ang presyo niya pataas na pataas lagi. Okay? Kasi syempre, pag may bumili, may kumita, may magbebenta. Ngayon, pag may bumenta, bumaba ang presyo, meron na naman bibili. So, ganun lang po yan. Alright, so balik tayo. Sabi ko nga, hanapin mo yung mababa ang presyo. Ngayon, kung hindi pa mababa ang presyo ngayon, huwag muna, no? Maghintay ka. So, katulad yan, makikita nyo guys, no, na si Aave, yung may pinakamababa or pinaka, tawag dito, bumagsak ang presyo niya kasi naka-negative 11% siya. But mostly, most of them guys, no, ay mababa ngayon. Si Doge, pwede sanang bumili dito kaso walang Doge kay PDAX, no? So, XRP, pwede rin bumili kay XRP. Ano pa ba? Si BAT, pwede rin bilhin, no? Itong si BAT. Pero I will choose, of course, si Aave, no? Kasi naka-negative 11% siya. So, pwede nyo i-check yung presyo niyan, guys. Dito kay Abra Wallet. And sabi ko nga, no? Pag mag-check kayo ng presyo, make sure to set the price po sa 1 week, no? 1 week time frame kung tawagin. Ayan, so naka 1 week tayo. Kung makikita mo yung pinakamataas niya, kahapon lang ay 22,000. So, ang presyo niya ay 18,000. So, bumagsak siya ng almost 1,000, no? So, yun yung pinakamataas niya at pinakamababa niya ngayon ay 18,000. So, makikita mo last week, no? Nag 19,000 din siya. Ayan, halos magpapantay na siya and pwede nang tumaas yan. Or pwede rin bumababa, pero ayun nga, no? Sa pagpipilian sa kanila, si Aave ngayon ang pinakamababa. Kaya, ang gagawin natin, si Aave yung bibili natin. Alright? So, punta tayo kay PDAX uli, tapos click natin si Aave. Asa na si Aave? Ayan. So, ang gagawin natin guys, no, bibili natin siya. So, meron tayong 5,000 pesos. Bili natin lahat, 5,000 pesos. Then, click mo convert. Okay? Pag-click mo ng convert na yan, ayan. So, click mo lang, I understand. Then, click mo confirm. Then, hintay mo lang, of course, kasi nasa processing siya. Ayan, so guys, nakalagay, no, success. Tapos, click natin back to trade. So, check natin yung ating portfolio. Ayan, so may kita mo guys, yung ating 5,000 naging 4,947 na lang. Okay, at may balance na tayo dito kay Aave. Ayan, 0.259 yung ating token, no, from Aave. Tapos, yung presyo niya ay, I mean, yung value niya sa peso ay 4,946. Okay, so ganun lang po ang pag-trade, no, or pagbabay ng crypto. Ngayon, paano ba ibenta yan? So, balik tayo dito kay trade. Then, punta tayo kay Aave ulit, guys. And then, sabi ko nga, no, dun sa mga nakapanood ng ating video about PDAX nga, meron siya lang tinatawag na centralized exchange. So, punta tayo sa centralized exchange nila. Ano ba yung advantage ng centralized exchange? Pwede kasi tayo mag-set price, guys, no? So, ayan, click natin yung set price na yan. And then, of course, magsisell tayo, guys. So, para magsell, itong si Aave, ilalipat natin dito. Ayan, tapos si PHP nandito. Ibig sabihin, si Aave, ilipat mo kay PHP. So, magsisell price tayo. Ano ba yung presyo ni Aave ngayon? 19,100. Okay, so that is the price po ni Aave ngayon. Na, ulitin ko, 19,100 ang price ni Aave. So, kung babalik ka po nun kay Abra Wallet, balik tayo kay Abra Wallet. Tapos, yung presyo ni Abra Wallet, guys, I mean, ni Aave, ang pinakamataas niya ay, saan yan? 22,000. Okay, actually, may pinakamataas pa siya, 22,500.
Pero ayun nga no, so mag-iisip ka, ang pinakamataas niya ay 22,500. So tingin mo kung aabot pa siya ng 22,500, pwede mong iset yung price niya sa 22,500 dito. Pero kung tingin mo hindi or gusto mo mabenta siya agad, so pwede mo ilagay 22,000 lang. Ayan. Minimum limit price is 12,200, of course. Ayan, so 22,500, tapos benta natin lahat. Ayan, kung makikita nyo guys, yung total amount niya ay magiging 5,600. Meaning to say, tutubo tayo ng 600 pesos kapag, okay, kapag yung presyo po ni Aave ay umabot ng 22,000. Okay, kasi 19,000 pa lang yung presyo niya. Pag umabot ng 22,000 ang presyo ni Aave, automatic magsisell yan at ito yung matatanggap natin, 5,600. Alright, so kahit lumagpas yan ng 22,000, mabebenta yan. Let's say, yun nga, no, nag-set ka ng price 22,000, tapos nag-22,000 siya, tapos nakatulog ka ng konti. Bumaba siya uli, nag-21,000 siya uli. Ang question, mabebenta ba yun? Yes, kasi nakaset price ka. Basta nakaset price ka, tapos na-hit yung price na tinarget mo, automatic magsisell yun. That is the advantage po ng centralized exchange. Okay, now ang disadvantage naman guys, syempre meron din, kapag nag 22,000 yan, automatic magsisell yan. Tapos, yun nga lang, no, nag 23,000 pala yan, nag 25,000 pala yung presyo ni Aave. So, wala na, no, kahit tumaas pa ng tumaas yung presyo kasi naka 22,000 ka, automatic magsisell yun. But, of course, no, in on the other side of the coin, syempre kumita ka na. Okay, hindi nga lang kalakihan kasi tumaas pa pala, pero at least kumita ka na. Kaysa naman nag-set ka ng, di ka nag-set ng price, tapos bumaba pala, na-hit na pala yan, tapos bumaba pala, hindi mo nabenta, so maghihintay ka na naman ng matagal. Okay, so ganun po yan. So sana nag-gets nyo guys, no, yung centralized exchange po ni PDAX. Now, syempre, sabi ko ano, gusto kong hit na price ay 22,000. So, ang gagawin ko lang ay set price na ako. Click ko lang yan, set price, then confirm. Tapos, wait mo lang uli, kasi nasa processing siya. Ayan, so success na siya. Sana yon si Aave. Ayan, so nakaset price na yan guys, no, don't worry, nakaset price na yan. So ang kailangan mo na lang gawin ay maghintay. Inan, pwede mo yan i-trade, I mean i-check nyo yung trade history, no, nakapag-buy nga tayo. So ganun lang yon guys, no, so ganun lang kasimple po mag tawag dito, mag-trade po gamit si PDAX. And sabi ko nga, no, ang gusto ko nga dito kasi meron po siyang set price kung tawagin or centralized exchange. So kung gusto mong i-check guys, no, yung ginawa mo, click mo lang tong parang papel sa taas. Then pwede mo makita yung sinet mong price. Ayan. So ang maganda rin dito kasi pwede mo siyang i-cancel. Halimbawa, parang tingin mo gusto mo siyang ibenta kahit mababa ang presyo, so pwede mo siyang i-cancel. Okay? Or alimbawa, tingin mo tataas talaga yung presyo, pwede mong i-cancel. Pero hanggat di mo yung kina-cancel, tapos na-hit nga yung price na 22,000, automatic mag-sell po yan. Alright, so yun lang guys, ang gusto kong i-share. Hopefully, nakatulong po, no, yung video na to para dun sa mga interesadong mag-trade gamit po si PDAX. Yun lang, maraming salamat and God bless you. Kung may mga question pa kayo, you can comment sa comment section, or kung may mga idea kayo, experience na about PDAX, you can share your opinion also sa ating YouTube channel. Maraming salamat and God bless you po.